So what's up, Pintura at disenyo, at sa video na ito ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag sukat ng siroho at magtabas. So bali ito ay kadugtong ng ating ginawang nung nakaraan, na yung area na yon ay ginawa natin ng tatlong araw kasama yung siroho at grout at kasama na rin ng linis. At ito naman ang kadugtong niyan. Ito naman yung kusina. Kung makikita nyo, puro siroho na tayo. So ibig sabihin na ikabit na natin yung full na sukat ng tiles. So kung mapapansin nyo nga pala, yan, nasa gitna tayo, nakalatag tayo sa gitna. So yun yung lagi kong sinasabi, na kapag kabit kayo na yung tiles, hanggat maaari, sa gitna kayo mag-umpisa. Para kung may mga flows man yung tiles mo, madali mong mapansin at madali mong mahahati mo yung diferensya. Hindi siya mapokus doon sa isang area. So nga pala, puro tayo siroho at magsusuka tayo nga ng siroho at papakita ko sa inyo kung paano. So sa pag susukat ng siroho, lalo pag malalapad yung tiles mo, kailangan mo ng ganito eskwala. Pag yung maliit, medyo mahihirapan ka lalo pag malalapad na tiles. Siguro sa mga 20 by 20 na tiles, baka sakaling umubra dahil maliit lang umubra. So meron tayong siroho dito na kailangan nating tabasin dahil tumama siya dito sa pader. Kung paano natin gagawin na maiwasan natin yung maling sukat at maling tabas, na siyempre magdudulot din ng dubli gastos. Pag nagkamali ka ng tabas, di siyempre hindi mo na magagamit yung tiles mo. So gagamit ka lang nito. Yung tiles mo nga pala, kailangan ikasa mo siya dun sa area na paglalagyan niya. So kagaya nito, kung makikita nyo, nakapwesto siya dun sa kanyang paglalagyan talaga. At saka yung design ng tiles, na rin siya, naka-align din siya dun sa pwesto niya para hindi ka maligaw ng tapas. So ang gagawin mo lang, sasandal mo lang yung eskwala mong malaki. Sasandal mo lang siya, tapos kukita mo ng doon. So, mas maganda kung meron kang marker o pencil pen para mas kita. Kasi pag lapis, pag mga ganitong granite, hindi masyadong kumakapit yung lapis. At pag naguhitan mo na dun sa taas, susukatin mo ngayon yung baba. Kasi ito yung area na tatabasin natin. Ito yung sukat na aalisin natin dito para pumasok siya doon. So dapat dito na magsusukat. Kumbaga parang naka-actual yung sukat niya. So bali ito ang katumbas nito na aalisin natin doon. So kung halimbawa, ang sukat mo ay halimbawa 9 cm, dapat magbigay ka ng allowance. Dahil pagdating dito, kung minsan, lalo na pagka nakadikit sa pader, hindi siya talaga diretso, hindi siya kiris. So kung minsan nasikip, kaya dapat magbigay ka ng ilang millimeter na allowance. Dapat
na-double check mo lagi yung sukat mo para sigurado. Tapos, iskolahin lang. Subali, ito yung ating kakatingin area na to. So yung area na yan, yan ang kakatingin natin para pumasok yung ating tiles dun sa loob ng sumigo dun sa pader. So sa pagtabas naman ng granite, kailangan mo ng diamond na cutter. Hindi siya pwedeng, hindi mo siya matatabas pag ginamitan mo lang siya ng ordinary na pantabas. So yung ating bala ay diamond cutter ito. So parang nabili ko siya sa hardware ng 450 ang isa. So medyo may kamahalan. So sa pagtabas naman, dapat dahan-dahan yung pakain mo ng talim. Kasi pag binigla mo, madali mabasag yung ating tiles. Dahil medyo komplikado yung granite, mas madali siya mabasag. So, tignan nyo naman kung paano ko sa didiscard nyo. So yun, kung makikita nyo, hindi natin siya binigla ng tabas. Pinadaanan muna natin siya ng kaunti. Ang purpose naman yan, para pag kung sakali mang tumikwas yung tali mo, hindi mababasag ng buo yung buo mong tiles. Dahil may tabas na siya, so yung crack dito lang siya dadaan sa area na may tabas ng may kumbaga may guhit na ng tabas. So yan, kung makikita nyo, okay naman yung ating tabas. So medyo may allowance dito ng kaunti, okay lang yan, dahil yan naman yung matatakpan din ng grout. So makikita nyo nga pala, medyo hindi siya ganun kapantay pa, dahil kumbaga yung ilalim nito medyo, yung ating flooring medyo may angat ng kaunti dito sa gilid, kaya dapat yan sisilsilan din muna natin bago tayo maglagay ng adhesive at bago
mag-ilatag mismo yung tiles. So, i-post ko muna ito at tatabasin ko muna yung isa at mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ang paano ko siya ikakasa talaga. Yes, pwede na siguro yan. Dusa naman. So, ko na rin. Kailangan natin silang kabit ngayon.
So, yung ganun lang ka ganun lang ang pag kasa at pagtabas ng siroho at pagkabit na rin. So kailangan pag ganitong dalawa silang magkatapat. Kailangan pagsabayin mo na yan. Kasi pag inilagay mo tong isa, hinayaan mo tumigas, tapos bago mo ito ikabit yung katuwang niya, wala ka ng ano eh. So yung allowance mo para makagalaw, mas lalong maliit, mas lalong mahirap ikasa. So yung at least yung dalawa, kung meron ka mang at least 1 mili o 2 mili na allowance para sa dalawa na para makagalaw ka pa, malaking bagay yon kaysa dun sa talagang 0-0, mahihirapan ka nang ikasa. So, yun lang mga kapintura at disenyo at medyo tiles ang ating content ngayon at hindi sa pintura. Pero anyway, at least DIY pa rin naman at nakakapagbigay tayo ng kaunting kaalaman ni Kanga.